tungkol sa CPR. Para kwentuhan lang po ito. Sinuggest ko po sa Philippine Heart Association na siguro dapat ituro natin ito sa lahat. At doon na nga po nag-umpisa, kanila pong isinulong ang isang bill para ang CPR ay ituro na po sa lahat ng mga bata sa mga eskwelahan. Ang radyo clinic na po ay hindi lamang po nagtuturo sa kalusugan, kundi ang aming pong hangarin ay ma-empower po ang lahat tungkol sa kanilang kalusugan. Maraming salamat din sa DWIC-82AM sa pagtitiwala po sa akin na hawakan ito sa loob ng 20 taon. Maraming salamat. Narito na ang programang maghahatid sa atin ng dagdag kaalaman tungkol sa iba't ibang karamdaman. Radyo Klinika sa DWIZ. Programang hindi ka malilihis dahil ang maglilinaw sa atin ay mga piling medical specialist. Radyo Klinika sa DWIZ. Programang bukas para sa lahat, lalo na sa mga taong may problemang pangkalusugan na naghahanap ng kaliwanagan. At ngayon, narito na ang programang Radyo Klinika. Best Radio Magazine program host, Maru Makano. Alam niyo, masarap po pala talaga humipo ng gintong ibon kapag sa'yo na talaga. For so many years po, nakikihimas lang ako sa DWIZ. Every time mag-uwi ang aming istasyon na Golden Dove. But now, thank you so much po. Maraming salamat din sa KBP. Dahil sa inyo, walang maliit o malaking broadcaster. Lahat ay pantay-pantay. Maraming salamat po. Hello. Ayan. Hi! Hello. Recording in progress. Hello, hello mga kaibigan. Magandang gabi. Welcome po dito sa Radyo Klinika sa DWIZ. Ako po si Maru Pahati Sarne. Ngayong gabi ay pag-usapan po natin ang mga sugat. At tayo po ay natutuwa sapagkat sinamahan tayo muli ng napakagaling po na registered nurse, si Mr. Moon, si RMZ Rene Cantuba. Zed, magandang gabi sa iyo. Hello po, magandang gabi po sa lahat ng ating mga tagapakinig at partner Ms. Maru, magandang gabi din po. Ayan, kararating lang galing Laguna. Ay nako, oo, ako naman kararating galing doktor. Oo. Pero yan, tayo ay parehong nandito para bigyan ng dagdag na tulong yung ating mga kababayan sapagkat mukhang dumarami ang mga nagpapatingin sa iyo dahil sa kanilang mga sugat. Ang dami palang sugat na hindi gumagaling dito sa Pilipinas, Zed. Sobra yung tawag dito, yung response simula nang dumating ako, parang nung una parang paisa-isa lang kada araw or minsan dalawa kada linggo, pero nung nag-start na ako magpo-post nang nandito na sa Pilipinas, napapansin ko yung ano eh, yung trend, palaki ng palaki yung mga kinukonsulta, kaya minsan nagugulat din ako na saan ba nang gagaling tong mga sugat na to. Mm-mm. Alam mo, ang mga sugat kasi akala natin sa umpisa eh, wala, baliwala lang yan, maliit lang. Pagkatapos kakamutin, lalaki, o kaya yung tutuklapin nyo lang eh, lalaki. Tapos ang pinakamalala, yung magkakaroon ng infeksyon, hindi ba? Which is karaniwang nangyayari. Nakakaano tayo dyan, no, na parati natin yung naririnig yan, at pagka nag-verify or nagpo-probing si Doc Salinel. Hello po, Doc. Hi, Doc Ray! Pag nagpo-probing siya, paano ba nagsimula, ano bang nangyari, ang laging common na sinasabi ay kinamot dahil kinagat daw ng lamok or langgam. Mm-hmm. Tapos, blister, and then after noon, hindi pinansin kung ano-anong nilagay, and then, yan, wak-wak na yung pinakalaman pagdadating sa amin. Oo nga. Bakit kaya ba lumalala ang sugat? Kahit ba hindi diabetic, pwede rin lumala ang sugat nila? Yes, mostly yung ating mga may sugat na leg ulcer kung tawagin, dalawa yung problema na pinipresent dyan eh. So, one is yung venous ulcer, ibig sabihin, yung problema natin, yung pump dito sa may binti. So, hindi maayos yung pag-pump ng dugo doon sa area na yon. And yung another problem naman natin, yung venous, mostly makikita natin yan, mabula-mula, tapos may mga kulay puti sa sugat.
kapag medyo maitim-itim na yung ating sugat, arterial naman yung problema natin, mas malalim, mm-hmm. mas mapuka, tapos all of a sudden, bigla na lang siyang mag-a-appear dahil merong problema tayo doon sa ano natin, sa atin pong pangalan nito, sa atin pong circulation, and at the same time, mm-hmm. yung mismong structure ng atin pong sugat. So ito ang venous ulcer, yung varicose ulcer, siya ba yun? Yan, isa yung varicose ulcer, yan yung, I mean, varicosity, yan yung Oo. Nakikita natin madalas. Mm-mm. Oo, yan yung madalas natin nakikita. Or so sa labas, sa labas maitim lang siya, wala siyang parang sugat sa labas. Meron ano eh. Meron ito din. Nga yung parang ano eh, ito yung parang nakakalito din somehow, kaya hindi mo siya pwedeng basta-basta lang ituro, lalong lalo sa ibang mga nurses, kasi may mga combination eh, hindi mo masabi eh, combination sila ng arterial and then venous. So kailangan talaga yung doktor meticuloso para alamin kung ano, mag-order ng duplex, medyo may kamahalan ito, no? Around duplex? 5,000. Oh, 5,000 to 10,000. So yung scan ay makikita kung anong parte ng iyong paa mula hita pababa, kung ano yung parte doon ang merong barato. Oh. So doon conclude medyo may kamahalan talaga ito, at karamihan sa mga pasyente natin talagang hindi nila alam kung paano gagawin. Oo, so ultrasound pala ito, itong duplex na ito. Ultrasound siya para malaman kung gaano nakalalim yung naapektuhan ng sugat. Exactly, yan duplex ultrasound na yan. So yan ang parating ino-order ni Dr. Salinel. Oo. Lalong-lalo na kapag nakikita namin na lumalaki na yung mga discoloration. Tapos pagka meron tayong, syempre, yung na gangrene na yung mga daliri, yun agad yung ino-order niyan. Mm-mm. Bakit ba usually? Oo, bakit usually sa leg tinatamaan ang mga may diabetes? Doon sila nagkakaroon ng sugat. Well, I don't want to play doctor, but kung pag-aaralan natin yung pathophysiology, nakakadagdag din yung problema kapag ka mayroong comorbidities eh. Like yung sa amin na inaano na yung diabetes talaga eh, habang kumakain tayo, habang naabuso natin yan, dahan-dahan yung progression ng problema na pwedeng idulot ng high blood sugar. So natutulog yung immune system mo, yung laging yung term ni Doc. At the same time, kapag ka nagkaroon ka ng sugat, kahit ma-identify ng immune system mo kung ano yung problema, but because overflowing yung number at amount ng sugar, plus the cholesterol, plus other problems, so nagbabara along the way. Kaya nga, pagka tayo ng health teaching sa ating mga pasyente, lalo na habang naglilinis ako ng mga sugat, ang sinasabi natin bago siya ipasa kay Doc na hindi naman yan agad-agad mawawala. At kahit mag ang lagi kasi nilang i-inject, nurse said, pwede bang inumin itong ganitong herbal? So i-inject talaga nila yun eh, na kasi sabi ni ganito, sabi ni ganyan, like yung insulin plan. Yan. Oo, so, bibili sila niya. Magkano yung halaga nun? Wala naman yung science na ibinibigay sa atin or medicinal value na pagka ininom mo, automatic after gagaling one sugat months, mo. Gagaling yung sugat mo, mag-improve yung ano mo, sugar. Yung blood sugar mo. At the same time, yung diabetes itself. Kaya minsan, nagsesermo na si Doc pag naririnig. Oh, Doc, pasa ko na sa'yo. Oo, kasi marami pa rin na natatakot sa Western medicine na iniisip nila, naku, baka inom ako ng inom ng metformin, tumatamaan naman yung liver ko o kaya yung kidneys ko. Yan yung kanilang sinasabi tungkol sa mga gamot na Western, no? Pero ang hindi nila alam, ito talaga nakakatulong para mabawasan yung dami no, taas ng blood sugar natin na nakakapagpalala sa ating kondisyon. Lalo na kaya tinatamaan usually ang ating mga legs kasi yan yung hindi natin nakikita. Tapos pwedeng nasusugatan along the way. Katulad nung may kakilala ako, Nurse Zed, na nag-drive lang siya. Tapos yung kanyang sapatos lang ang talagang gumasgas ng gumasgas kasi hindi siya nakamedyas. Gumasgas doon sa heel niya.
hanggang nagkasugat, hindi niya alam na may sugat, hindi niya kasi nararamdaman. Tapos parang lumalaki na at nangingitim yung paligid ng kanyang sugat. Because of the trauma, infection, inflammation, halo-halo yan eh. Sobrang komplikadong-komplikado. Tapos hindi nila alam, nagdudugo na. True. Malalaman lang nila na yung nga nakaapak lang ng ano ng thumbtacks o kaya ng screw, malalaman lang nila na mayroon pala silang naapakan kasi hindi sa pain. But bakit parang basa? Yung pala blood na. So parang sa pang madulas. So yun, doon lang nila marirealize na okay. So ang tawag natin diyan peripheral neuropathy. So lalo sa mga diabetic. So yung iba sabi nila, may mga pasyente na paano yan doc? Kakadiagnose ko lang naman. So ang mato naman ni Doc, paano mo nalaman na talagang yung sakit mo, last year lang? Oo. So, para mapapaisip ngayon yung pasyente. Okay. Eh yun, isa pang tanong na mga diabetics, bakit daw lagi sila may pigsa? Tapos, pwede raw ba na sila mismo yung para ipapahigop daw nila sa baso, yung kanilang pigsa para makuha yung mata? Very Filipino, no? Marami kasi causative agent ng ano eh, ang ng pigsa. And pinaka-common natin diyan is yung bacteria na tinatawag na S. aureus. Ayun. So, ang management kasi natin diyan, talaga is kailangan magmata muna. Bago natin siya pisain, pero hindi pwedeng basta-basta pipisain na untrained and yung hindi sterile yung ating, or sabihin na natin malinis yung preparation. Kasi along the way, pagka pinisa mo yan at hindi mo nilinis ng maayos, even yung loob at may natira dyan, babalik at babalik lang yan. So meron tayong mga inaano niya na tinitreat yan sa clinic, and yung ibang mga kaibigan natin na doon talaga papasok yung pigsa sa may gilid ng puwet. So iba na iya talaga na pumunta. Kailangan linisan mo yung mabuti kasi yung bacteria eh. Tapos maayos yung preparation natin, and yung iba sobrang lalim. Ayun. So kaya hindi advisable na basta-basta na lang na puputukin. So ano ang gagawin kapag kunyari ganyan, may naramdaman sila na usually kasi ang pigsa, di ba, nag-uumpisa na parang mainit doon sa paligid, tapos parang matigas. Yun ang umpisa niya eh. So pag nag-uumpisa na gano'n, wala pa yung mata, ano ang dapat gawin ng isang may diabetes lalo na? Kung diabetic ka, mas malaki yung chance na magkakaroon tayo ng problema. So para maiwasan natin yun, magpa-check up talaga kaagad. So judgment na yan ng doktor kung magpe-prescribe siya ng mga antibiotic or meron siyang ipapagawa. Or depende sa assessment at judgment niya rin kung sa tingin niya pwede nang tanggalin. So ano talaga, minsan depende rin talaga sa clinician na tumitingin eh kung paano siya ipamanage. Okay. Eh pero kunyari walang diabetes, pwede ba nilang gawa ng paraan sa sarili nila yung pigsa? Well, kusa naman yung lalaki, wala namang ibang choice eh. So ang gawin na lang nila para kahit papaano i-protect natin yung pinakapigsa, i-cover na lang natin ng gauze. So para at least kahit papaano hindi siya ma-traumatize, kasi the more na ma-traumatize, magkakaroon niya ng maliit na butas, then eventually kung lulusong ka sa baha or papasok yun ang magiging portal of entry ng mga mikrobyo na posibleng pasukan or pumasok sa katawan natin. Okay. Eh paano naman kung kunyari sabi nga nila may mata na, nakikita na nila, pwede ba daw nilang ihigupin ng ano yon, ng baso? O kaya nilalagyan ng tina. Na dati nilalagyan ng tina tapos nakalabas lang yung mismong mata. Hindi ko alam yung anong technical term ng tina eh. Pero parang may medical term na ginagamit eh. Ah, talaga? Tincture yata, tincture. Parang, yata. Tapos yun, pwede naman na pero mas maganda sana kung sa clinic gagawin. Pero kung halimbawang ganun nga yung management or malayo sa doktor, but make sure lang na i-disinfect natin kahit paano. But expect po natin na kapag ginawa natin yon na meron tayong malalim na scar dun sa area nila. Paano ba may iwasan yung pagkakaroon ng scar?
ano na yan eh, part na yan eh, post-injury yan na ano eh, na, na problema. Depende sa tao talaga. Oo. Sa UAE, kapag may mga ganyan ako na client, ang sinasuggest na lang natin talaga, in the advent of technology, yung laser. So para ma-reduce. I think meron na rin naman dito. Okay, alam siya, expensive. Oo. Eh yung sinasabi nila na meron daw ipapahid, totoo ba yun? Yung mga ipinapahid na cream na makakapagpaalis daw o makakapag-flatten ng peklat? It can reduce. Oo. Oh, pero in terms of percentage, mahirap i-judge eh. Kasi kanya-kanyang study yan eh. Mm-hmm. O kanya-kanyang study. May isang product na available I think dito from European company. Nakita ko na yun na ginagamit nila and very promising, siguro mga 20-30% yung reduction doon sa ano nila, sa scar. Lalo-lalo na kung sa mukha. Oo, syempre, ang pangit eh, di ba? So gusto nila na maalis yan. Pero binabati mo na natin, nanonood sa atin ngayon sina John Makahilos, magandang gabi, nasa Quezon City siya. Si Max Alvarez naman, na nanonood daw habang nagtatravel dyan sa El Nido, Palawan. Tour guide itong si Max Alvarez. At saka si Carmelita Mendoza, magandang gabi sa iyo. And Felisa Borile, and Ray Borile, magandang gabi po. Baka may tanong po kayo ha, pwede kayong sagutin ngayon ni Nurse Z. Basta tanggagawin gawin nyo lamang po ay mag-post dito po sa ating Facebook page kung saan live po tayo napapanood, DWIZ882. Napapanood din po tayo sa Channel 23 sa IZTV. And of course, napapakinggan pa rin sa DWIZ882 kHz AM. Kung may tanong po kayo, pwede mag-phone in 0284701750 hanggang 54. O kaya naman po ay mag-post na lang po kayo sa aking messenger. Mag-PM kayo sa akin, Marupahati Sarne, o kaya sa Radyo Klinika, at sasagutin po ni Mr. Wound ang inyong mga katanungan. Eh si Mr. Wound, kagagaling lang nito sa ano eh, sa Calamba, Laguna, di ba? May pinuntahan kang pasyente. Pasyente ba yung sinugod mo dyan sa Calamba? Tatlo yung ano, may meeting tayo dun sa isang manggagamot kanina. And tapos meron din tayong in-assist na kaibigan na may sugat din sa paa. Ito ba yung ipinadala mo ba sa akin yung isa sa mga tinignan mo? Ginawa ko lang black and white. Hindi, okay lang. Yan yung pasyente natin yan doon sa clinic. By the way, nanghingi tayo ng consent na ginagamit po natin yung kanilang mga picture. But anyway, wala naman tayong binibreach na data privacy dahil hindi po natin papangitin yung identity ng ating mga pasyente. So ito po ay... Buong paa na. Yes. Ang kinain na sa buo. Ang paa niya. Na-diagnose ito ng osteomyelitis noong April. Tapos si Kuya ay isang public school teacher and na-confine siya doon ng isang buwan at isang linggo. Yun. So tapos nagulat ako kasi sabi ko, nasaan po kayo? Nasa hospital po dito sa Maynila. Okay. Tapos sabi niya, paano po ba magpa-schedule sa clinic ninyo na magpatanggal po o mapalinis ng sugat? Sabi ko, ha? Bakit ka magpapaschedule sa akin? Inaandyan ka na sa ospital. Andyan ka na sa ospital, oo. Oo, sabi niya, kasi po haba po ng pila. So parang nag-iintay siya doon sa loob para malinisan lang yung sugat niya? Exactly. So hindi ko alam kung ano pa yung mga technicalities na ito at ano pa yung ibang mga detalye, pero parang ang nangyari nga natapos yung gamutan, yung antibiotic management sa kanya. Nagulat na lang ako na, sige po, mag-schedule po tayo. So nakalabas siya at on the spot, nung binibriefing ko na, nandyan si Doc, sinabi ko na nga sa kanya na ito yung gagawin natin, ito yung plano natin, na nagulat siya na in 1.5 hours ng linisan, nakanggal ko lahat. Buto ba itong nakalitaw na? Hindi. Ligament at tendon yan. Ligament pa. Oo, tendon. Oo. So, pero yung osteomyelitis, yun yung kanyang, yung kanyang, inflammation yan. O swelling doon sa buto. Possible na problema doon sa buto niya. Which is, I think, nagamot naman. Yun nga lang, ang problema, at ang pinagtatakalit namin ni Doc, bakit hindi dinibride?
Bakit hindi nilinis? Well, nabanggit naman sa pasyente na, sige, pag tinipride natin to, here's a, may possibility na lalabas talaga yung buto o yung tendons mo dyan, tsaka yung iba pang structure na naandyan. So maybe may ganong notion. Pero as long as naiintindihan ng pasyente kung saan ka magsisimula at ano yung target mo, wala tayong magiging problema. At sumang-ayon siya doon, pumirma siya doon, okay yun. Pero ang nakakapagtaka, okay naman sa kanya. Actually, patigay na nga din siya ng consent na yung dalawang hinliliit na at saka yung, pang-apat niya, pang-lima at pang-apat ay putulin. Kaya lang, parang for the side of ano, luck, all of a sudden, parang nawala yung, ano, yung schedule and nakapunta siya sa akin. Oo. At dapat puputulin na sa ospital. Tapos, hindi man lang nilinis muna yung kanyang ano, hindi mo na inattempt na i-save yung kanyang sugat. Ito yung parang challenge natin at common denominator doon sa nagpapasok sa atin ng mga inquiry sa Mr. Wound na bakit ganun Mr. Wound? Pag sa'yo, meron kang angulo na pinapakita na naiintindihan namin. Pero bakit kapag dinala namin sa ganito, sa ganyan, ang judgment agad putol? Parang ganon. Ano kaya yan? May kakulangan kaya tayo sa kaalaman dito sa ating mga ospital tungkol sa bastong pag-take-care sa mundo o pag-treatment sa mga sugat? Siguro sa pampubliko masasabi natin na yes. Kasi kontrolado yan lahat ng Department of Health. Kasi sa private, may kakayahan sila na magkaroon ng training, multi-specialty yung kanilang mga doctors, at saka may kanya-kanyang management yan ng mga team nila eh. Depende sa hierarchy. Pero itong mga nakikita ko sa government na mostly, syempre, yung mga doktor, alam naman natin dahil sa COVID, nagkaroon din ng problema tayo sa population ng mga doctors natin. Sobrang taas na ng ating patient ratio. So, hindi na rin nila kaya. So, ang pakaya nga yung naging advocacy natin, magkaroon tayo ng parang training among nurses, which is mangyayari na to, kino-ordinate natin sa Philippine Nurses Association. Oh, wow! So, sinend ko na yung proposal ko sa kanila, pati yung training module for approval na yan, and aantayin ko na lang yung schedule para lang may magawa at masimulan tayo. Kumbaga. Talagang masimula mo na yung advocacy mong yan, ha? Pagtuturo para sa pagpapagaling ng mga sugat. Hindi kaya mag-isa eh. So walang way para solohin natin yung knowledge. Talagang kailangan i-push natin itong mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga kabaro kong nurses at yung iba nga dyan, syempre, na may interest. Ang problema, wala silang way kung paano gagawin at paano lilinisin. And also, hindi pa rin naipapasa yung atin pong bagong batas na nursing law kung saan magiging legal na yung nurse practitioner. Wala pa din. So nakanganga pa rin tayo tungkol doon. Although ginagawa naman ng Philippine Nurses Association yung kanyang responsibilidad, pero nakaatang ito kasi sa Congress at saka sa Senate. So kaya kailangan mag-ingay. Yeah. Talagang itong advocacy mo, hindi sinimula mo lang dito sa social media, tapos ngayon pumupunta ka na sa pakikipag-collaborate. Pakikipag-collaborate sa mga doktor katulad kay Dr. Ray Salinel Jr. Salamat at nakilala ka namin dahil kay Dr. Ray. Tapos sa mga nurses din, nagbibigay ka ng free training at ito tuloy-tuloy pa rin yung libreng wound consultation mo sa iyong Facebook page. Tuloy-tuloy pa rin po yan. Ito hanapin niyo po Mr. Wunzel o kaya Mr. Wood. At ang konsultasyon Monday to Friday, alauna hanggang alas 5 ng hapon. Opo, yeah, magme-message lang sila. Gusto nila mag-message, pwede, anytime. Anytime naman po. Nasagot kagabi nga, yung pinakita ko sa yung picture nung umaga, pumasok yun siguro mga alauna ng madaling araw. Love ko to, love. So pagka-check hinight natin. So sinasilent yung phone ko dahil biglang may pipitik dyan ng mga messages eh. Ganun yung mga client natin dyan. So
pagka ganon, eh sakto, gising pa ako, patulog pa lang, so, pumasok na yan. Kaya gulat ako dun sa ano na yun, sa picture. May mas malalaman na actually, April ko pa yan sinagot eh. Sinunod naman niya, ayan ay taga La Union. La Union naman, ano naman istorya ni Mr. La Union? Ang istorya naman nito, si tatay ay 73 years old at may diabetes at stroke. Mm-hmm. So, kaya nagkaroon siya ng bed sore. Ang tanong ko nga dyan, which is ito, isa rin na advocacy natin, na bakit ba pag may bed sore, ang laging reseta na ibinibigay ay babanggitin ba natin yung brand name? Sodium hypochlorite. Baka mabas tayo eh. Anyhow, hindi naman kasalanan yun ng company dahil yung ano na to ay panlinis ng kubeta. Hindi naman ito panlinis ng ano eh, ng sugat. Pero hindi ko po maintindihan na bakit hindi naman to infected, ito ay pressure driven, pero bakit yun yung inireseta or bakit yun ang ibinigay na panlinis? Kaya nga ang question mark sa akin na nakatulong ba yung paggamit ng bleach sa pag-necros at saka pag-kapal? Yes. Hindi nasunog. Actually, yes. Kasi ano yun eh, irritant yan eh. Itim? Oo. Kaya in-over ko yung ano niya eh, yung butas ng puwet dyan. Kaya nilakihan ko. Nasa puwet yan. So, butterfly ito, yung ibig sabihin, isa't kalahati nung kanyang pigi, yung isang pigi, definitely, itim na. Tapos pati yung kalahati. So, talagang ano na yun. So, may pinagawa tayo, good thing, may medical na tao doon sa family. So, binigyan natin ng instruction kung ano yung gagawin. So, malalaman ko in the next few days, hoping makasurvive si tatay sa infection. Oo. So, ang nakakaawa talaga dyan, yung mga may sugat na nagsasuffer sila. Dahil tinitiis nila yung hapdi, yung uncomfortable feeling kapag sila ay mayroong sugat. Kawawa rin yung mga naglilinis kasi tinatry naman nila ang very best nila. At sinusunod lang nila. Kulang sa kaalaman. Oo. Kulang din sa kaalaman talaga eh. Tapos minsan sinusunod nila yung mga doktor pero mali pa rin pala yung instruction. Kasi nga hindi tayo structured dun sa ano natin eh. Sabi ko nga ang pangarap ko na ano na mabuo. Para bang magkaroon ba ng ano ng dialogue dito sa ating sa medical community yung ganitong mga klase ng mga cleanser ay hindi na talaga ginagamit. Wala namang masama kung mayroon tayong local data na alam yun, for research purposes na ito, pero alisin na natin yung bleach. Oo. Kasi kung ang i-manage natin dito ay yung sabihin na natin yung bacteria na Pseudomonas kung saan nagbibigay ito ng mabahong amoy, tas kulay berde yung nana na nilalabas. Meron tayong alternative, yung acetic acid nga. Mas pwedeng dito tayo magtibot kumpara doon sa itatry natin yung itatry natin yung bleach. Minsan nga ano pa yan, combination. Meron akong nakuha na sa isang malaking private hospital dito sa Maynila, hindi na lang natin sasabihin, 20 ml ng bleach, 20 ml ng hydrogen peroxide, 500 liter ng 500 ml ng tawag dito distilled, tapos may acetic acid. So sabi ko napakalagbulon ng chemical composition. So yung reaction, may acid ka, tapos may alkaline ka. So mag-aaway-away yun. So pag tinanggap ng skin yun, mag automatic na reaction ng katawan natin is mag-swell. Nasusunog, oo. Mamamaga yun bago mamatay. So, hindi ko alam kung ano ba yung ano. Hindi ba tayo pantay-pantay ng paniwala clinically, medically, para sa mga cleanser. So, yun yung parang ano eh, na magkaroon ng
association yung mga nurses na wound care para somehow ma-push itong ano natin. And then, isang, alam pa. Oo. At saka isang paniniwala at maging progressive ang paniniwala. Kasi nabasa ko rin ang hydrogen peroxide nga. Parang hindi na masyadong inirerekomenda na panglinis daw ng sugat. Diba? Kasi mas lalo raw tumatagal ang paggalingin ng sugat. Kasi pinapatay niya yung, ano, yung mga essential na mga components ng wound healing, even yung inflammation na apektuhan. So maraming research eh. Kasi hindi ang maguling din kasi sa mga research o yung tinatawag namin ng mga evidence-based practice, minsan contradicting yung mga evidences. Yeah. Oo nga. Madalas, I mean, pagkahalimbawa, meron ako kung pwede nyo pong gamitin yung hydrogen peroxide. Pero nurse Ed, sabi po ng doktor, ay ano daw po ito, damaging daw po ito sa healthy skin. So ibabalik ko ngayon yun sa pasyente, sasabihin ko na may nakikita ka bang pinkish at saka reddish tissue dyan sa sugat mo? Wala po. So nasagot ko yung tanong mo. So, pwede mong gamitin kung ganun. Pero so depende na yung sa sitwasyon. Ayun, depende naman pala sa sitwasyon. Saka meron akong mga client na halimbawa taga Mindanao, Sultan Pudarat, to be specific, meron tayong sinasabihan dyan na gamitin nyo to kasi hindi kamid. Kaya ang tanong ko, meron ba sa family nyo na clinically inclined or nakatapos man lang ng kahit na anong related sa medicine or nursing? Pag sinabi niyang wala, hindi ako maglalakas loob na o bumili ka ng ganito o bumili ka ng ganyan tapos gupitin mo. Hindi, definitely. Kasi hindi mga train itong tao na to. So I'll go for the chemical debridement. So papasok ang hydrogen peroxide. Pero pang soften lang yun. Kumbaga, hindi ito pang hindi ito pang matagalan. Yes. So balik pa rin tayo sa povidone iodine. Well, gagaling naman talaga ang sugat kahit na may povidone iodine lang at saka kung meron nga tayong dextrose or normal saline, pwede naman. Mabagal lang. Okay. Sobrang anyway, bagal. Oo, merong isang nagtatanong dito na ipinakita niya yung picture. Siguro maya-maya isasend ko sa iyo, Mr. Moon, para makita mo. Oo, tapos mamaya pag-usapan natin yan. Sugat daw yan ang kanyang bayaw. Tapos, syempre, yung ipapupunin niyo mga katanungan ay aming pong bibigyan ng daan. Mag-post lang po kayo dito sa ating FB page, DWIZ882, kung saan live niyo po napapanood. Ito po ating Palatuntunan Radyo Klinika. At pwede rin po na tumawag kayo sa 0284 7017505 4 o ipadala niyo sa akin messenger Maru Ahati Sarne o sa Radyo Klinika Facebook page. Radyo Klinika sa DWIZ. Okay, balik po tayo dito sa Radyo Klinika sa DWIZ. Ako po si Maru Ahati Sarne at nagagalak makasama po natin ngayon si Mr. Wood, si Nurse Zed Cantuba na napakarami na po natutulungan pagdating po sa kanilang mga sugat. And I'm very very happy dahil natagpuan ko si Nurse Zed, tinulungan din niya kami sa sugat ng aking nanay. Thank you, Nurse Zed. Ngayon pakipot na ng pakipot ang tayang sugat. Konti na lang. Oo. Nung una talaga nag-alala rin kami no, na nagtaka kami na ba't hindi tinatanggal yung langib doon sa kanyang sugat at sugat tuloy sugat. Nurse Zed. Pagkatapos tinahi pa yung area na yon doon sa langib. Hindi tinanggal. Ano kaya ang dahilan ng doktor? Bakit yun ang ginawa? Hindi mo rin alam. After nga namin nagtinginan na lang kami ni Doc kasi sabi ko parang may mali. Sabi ko, Doc, para saan yung tahi? Sabi niyo, hindi ko din alam. hindi din alam ni Miss Baro. Sabi ko, buti na lang kamo talaga na active pa yung immune system ni nanay. Kaya somehow, nakatulong yun doon sa ano natin. Sa management. Kumbaga. Pero kailan ba hindi dapat tinatanggal yung langib ng isang sugat? Well, langib talaga post-operatively, normal na magkakaroon yan. Kasi nga, lahat ng mga fluids, yung mga dugo, dapat tinatanggal yon on the spot. Hindi yun hinahayaan. Noong araw,
ang management talaga doon ay sige, hayaan mong ano lamig at magkaroon ng scab at wag mong tutungkabin kasi mag-aano yan, magkakaroon ng infeksyon. But in the ano na yung makabagong wound care ano natin approach na natin, even yung mga inoopera sa puso, nagkaroon ng bypass surgery, ginagamitan nila yan lahat ng hydrogel dahil kailangan tanggalin yun dahil magiging breeding ground yun ng mga microorganism. So even ito, another struggle ko din ito, pagka meron na akong narekomendahan na for amputation na sige na, sundin nyo na yung doktor kasi obvious na obvious na. So minsan gusto lang kilitiin itong mga kababayan natin eh na parang makarinig ng opinion outside doon sa magagamot na. Pero karamihan naman, nandun sa tamang direksyon. So, ayaw lang talaga nilang ipaputol, pero ipapamukha mo sa kanila, o yan, may lumabas na ganito, o may ganitong bagay na kailangan tayong manuhin. So, wala na tayong choice para takpan yan, kundi putulin na. So, babalik sa akin after 3 months, sasabihin, makikita mo, mayroong mga 2 centimeter na awang. Amputation tawag dito amputation wound. So ngayon pagdating doon, bakit nagkaroon? Kasi po yung scab hindi po pinatanggal. Eh dapat pinatanggal yun kasi ang masama kasi noon, na-expose yan sina ang alam mo naman ng mga kababayan natin, sinasabon. As literal, sinasabon. Tatay, ano pong ginagamit nyo po? Sabong panglaba. Kasi malinis na malinis. Yun. So, yan yung mga bagay na ganyan. So, bareta. Bareta. Ang tendency nun, yung mga mikrobyo, naiipon doon, nagugulat ka pag natanggal yun, ayun, babasak ano yung mga nana. Oo nga. Ito, yun nga. Nangyari kay nanay. Oo, pinakita ko sa iyo na nung una may scab siya, tapos nakatangi pa yan. Tapos sa tulong nyo, ni Dr. Ray Salinel Jr., binigyan siya ng antibiotics, tapos tinanggal mo yung sugat na yan. Yan yung ginawa mong operasyon sa kanya. Tinanggal mo yung sugat na yan. At saka medyo yung... Medyo na-delay tayo dyan, no? Kasi may sinunod tayong protocol. Kasi nga, neuro case ito. And pwedeng basta-basta tanggalin. Kaya sabi ko, balikan nyo yung doktor para kapag nagbigay siya ng go signal, then saka ako gagawin. Kasi kung ibang parte ng katawan niya, dahil may doktor tayong kasama, pwede niyang sabihin sa akin, said go. Kaya lang, parehas kami ng ano ng opinion ni Doc. Kaya dinelay namin yan. Which is, nagulat nga ako, bumalik ka na parang, okay, so ready na pala, nag-agree na pala si Doc. So, ganun lang sa kasimple. Actually, nakapatong lang siya sa ibabaw nung tinanggal siya. Madaling-madaling tanggalin. So, hindi nakadikit sa balat. Yan, yung part na yan. Yan lang ang nakadikit. Pero, actually, nakadikit siya because of the pass yung nana. Ayun. Tapos ngayon, eto na, maganda na yung kanyang sugat. Basta ang ganda nung progression niya after na iyong gamutin. Ayan, no, nagsasara na yung kanyang sugat. Wala tayong ginamit na antibiotic o ano. It's just hydrogel because we are trying the 21st century management ng mga sugat ay, syempre, maiwas mo na yung infection and at the same time, moist wound healing. Mas mabilis. Ang progression at saka ang paggaling ng mga sugat kapag moist ang Pilipino sanay na tuyo . Kaya nagugulat sila, dalawa, tatlong buwan, hindi pa nagko-close yung sugat. So yung hydrogel na yan, nabibili ba yan na over the counter sa mga butika o sa iyo lang yan nabibili? Sa kasalukuyan, meron yan sa Shopee. O kaya didirekta sila sa akin para ano, kaya lang mas gusto ko na sa Shopee sila umorder kasi medyo may kamahalan nga ang shipping kapag yung ipaparush natin. Mas okay na yun na sa Shopee sila bumili. Kasi mas okay. Oo, teka sandali, tinitingnan ko yung isa pang ipinadala sa atin na nakaramdaman na ipinadala ko rin sa ano mo . Pero hindi pa niya ako sinasagot kung anong klase ng sugat mayroon itong pasyente. Kaya nagkaganoon. Anong sakit ba ito? Anong sakit niya? May diabetes ba ito? Walang sabi lang niya, tama-tama, iyan daw ang problema ng kanyang, ng kanyang bayaw. Nasa may paa . Malinis. Parang napaso. Di pa parang mamaso ang tawag ba ron?
Maganda yung sugat niya, malinis. Oo. Malinis to. Ang kailangan lang dito ay syempre kailangan ng Yan po yung sugat. Oo. Diyan meron akong sign na nakikita na kailangan dito ng antibacterial ointment. Oo. So, para mag-kick-in tsaka malinis ng maayos. So, kung ang gagawin nyo pong linis, ipu-pour in nyo lang yung tubig or yung normal saline, wala akong magiging effect. Kasi meron tayong parang nakikita na parang yung mga laway-laway, ang tawag po namin doon ay potential biofilm. Ibig sabihin po ng potential biofilm, yan po ay byproduct ng ng malamang matagal na to, so chronic po. Pag hindi po natatanggal yun, nakakadagdag po yun sa inflammatory stage. Oh, okay. At yung pagtagal ng paggaling ng ating pong sugat. Kaya importante na linisin po yung mabuti, hawakan ng mabuti yung sugat, tapos i-scratch po ng konti, not necessarily na too much, para pumalis yung mga laway-laway. Pwedeng lagyan to ng povidone iodine kung walang pera, kasi kailangan ng reseta ng doktor kung sakaling magbibigay po siya ng ointment na may antibiotic. Oo. Okay. Ito naman ang sabi nitong si Annabelle, sabi niya may ang baby raw niya may mamaso. Ano raw ba ang pwedeng ipahid doon sa kanyang baby na may mamaso kasi natatakot daw siya na magsugat-sugat. Nakopedia kasi yan mahirap kasi pag pedia. So kailangan natin yan again parang neuro lang yan So dapat yan matingnan muna ng dermatologist at saka pediatrician as much as possible. So hindi tayo pwedeng mag-recommend basta-basta. But yung gentle cleanser importante 'yon na kung meron kayong distilled water or normal saline, pwede naman natin na i-ano yan So by the way, yung pag sinabi nating mamaso, ang tawag natin, yung technical term natin or medical term natin ay impetigo. Cause yan ng bacteria and medyo kailangan talaga dito ng intervention ng manggagamot natin. So special cream na kailangan. So wag po natin yung patagalin dahil abala po yan sa bata. At po ay highly contagious. Nakakahawa po yun. Oh, okay. Paano naman yung batang galisin? Kasi ito naman ang tanong ni Carmelita. Yung anak naman daw niya na 10 years old, ay tinubuan daw ng maraming sugat sa binti. At kahit ano raw gawin niyang pagpahid daw ng povidone iodine, ay palaging tumutubo daw yung sugat. Lalo na raw pag summer. Ayan, bulls ayan. Magandang sagot din yan. Why? Mm-hmm. Because ang povidone iodine ay meron po yan, yung iodine mismo. Drying po yan. At the more na magda-dry po yan, the more na magte-trigger yung atin pong skin disease. Kaya hindi po natin yan ginagamit basta-basta. So lalong-lalo na sa mga dry wound, we don't recommend utilizing or using yung atin pong povidone iodine. And also, moist wound healing, hindi natin yan ginagamit. Talagang yung gamit niyan is more on antiseptic lang. So sa tingin mo may mga nana tayo diyan, then pwede nating gamitin ang povidone iodine. Kung ang naman ay sa tingin natin meron tayong potential na microbio diyan, pwede nating gamitin ang povidone iodine kasi okay siya into gram positive and gram negative, antiviral, protozoan, at kung ano-ano pa. Power na yan ng povidone iodine. Pero kapag ang sugat natin ay dry at ginamitan mo niyan, mas lalong magda-dry. So dapat, dahil antiseptic lang yon, ibig sabihin ng antiseptic, yung ibabaw lang ng sugat, yung ating ina-address. So again, clinical pa rin to at medical, kailangan nilang magpa-check up. So yan yung problema nating mga Pilipino or mga kababayan natin na wag ho tayong mag-self-medicate. Balik po tayo sa manggagamot. Kasi yung mga binibili nyo po na available sa out of the counter at ikukonsulta nyo po sa ating pong mga pharmacies, syempre hindi naman po yun 100% na mag-ano kasi iba-iba po ang mga skin disease. Okay, si Florida Lisa Canlapan, sabi niya,
Mr. Juan, congratulations. Pa-shoutout naman. Hi, Fleur Delisa Canlapan, at saka si RG Chell, at Milet Jordan Andres ng National Kidney Transplant Institute. Pwede kayong mag-collaborate din, Milet Jordan Andres. Isa ring magaling na... Oh, why not? Oo, tauhan po yan ng NKTI. Tapos si Romel Portas, nanonood daw siya mula sa UAE, sa Dubai. Di ba doon ka nang galing? Hello, Romel. Opo. Oo. Kaibigan natin yan doon. Ah, talaga? Okay. Si RG Chell, tinatanong niya, pwede po bang magpa-training ang mga underboard ng nurses po sa inyo? Underboard na nurse? Meron po tayong gagawing training. Inaantayin na lang po natin for CPD approval under ng PNA Zone 2. Pagdating naman po sa mga non-passer, meron na po akong inaayos. Yun lang, hindi ko pa alam kung kailan ko maisisingit para naman dun sa iba ng mga hindi mga nurses para magkaroon sila ng parang formal training. Kasi workshop yung gagawin ko eh. So parang first time yata ito na may gagawa ng ganitong klase ng training sa wound management. Yes, yes. So, ayun. So parang suntok sa buwan itong gagawin natin pero sige lang. Oo. Para sa kaalaman ng marami, 'di ba? Dumami ang makaalam nitong pag-manage ng mga wounds, lalo na hindi mo naman siguro mapupuntahan lahat, Nurse Zed, kasi lalo na 'yung mga nasa malalayong lugar ng Pilipinas. At kawawa rin, yung mga hindi talaga sila mapuntahan ng doktor at merong mga sugat na kung ang gawin nagtapal-tapal na lang kung ano-ano. Dun sa ayun, kanila na mga sugat. Yung batang ito sa Catanduanes. Tignan natin. Yung bata na yan ay hindi ko naman kakilala. Parang nag-share yata siya sa isang grupo. Tapos yung isa sa mga napagaling ko sa Mr. Wound, sinabi niya na ikonsulta mo yan kay Mr. Won, so pumasok sa akin. Tapos, ang problema nitong bata na to, gabi-gabi, parang nilalagnat. Kasi nga, yung sugat niya dun sa may puwet ay pinapamugaran na ng mga fluids na hindi makalabas. Oh my gosh. Oo, bata lang to. Ano bali nangyari sa kanya? 9 years old. Oo. 9 years old ba o 7 years old? Basta, nalaglag daw yan sa puno. Para sabi mo 7, oo. Oo, tapos nagkaroon siya ng sugat dyan dahil nga sa immobility. So, ang problema na pamilang. Ha? Sa may likod o pwet? Yes. Sa ano yan? Between, tawag dito, lumbar and sacral. Malaki-malaki yan. And, nakauka na yan. Halos kita na nga daw yung entry ng spine, sabi ng caregiver. Oh na ano sa akin. At hindi sila makapunta ng provincial hospital dahil isang oras daw yung biyahe. Wala silang pera, pambili, pang pamasahe. So buti na lang, itong nagmagandang loob, pinarating sa akin. So sabi ko, sige mag-messenger call tayo na i-guide kita, ito yung bilhin mo. Buti na lang maraming nag-donate sa kanya. So sabi ko, bumili ka ng ganitong panlinis. After 2 days, ang ganda na nung tissue. And napakaganda na nung improvement ng sugat nitong si batang ito. Oo nga. Mabuti at nakita mo pa yung kanyang sugat. So, ginamot mo lang siya online. Nagbigay ka lang ng instruction. So, Ganun kasi na lang ang ano natin. Hindi natin kayang maging physically present sa mga lugar na ito. Kaya nga sabi ko, ang plano is by next year, sana, matry natin itong mga provincial na to. At kung may mga local government unit, mga mayor na willing sila na ponduhan yung training ng mga kababayan natin doon sa area na yon, willing naman tayong magbigay ng ating pong serbisyo para kahit papaano. Mm-hmm. Lalo na kung mataas yung prevalence and incidence ng diabetes at saka ng sugat doon sa area. I mean, hindi naman natin kailangan maging sobrang gara doon sa setup. But iayon natin sa kung anong kaya ng atin pong mga kababayan, kumbaga. Oo, ayan, may Facebook page naman po si Mr. Moon, punan nyo lang po siya ron. At ready naman po kayong sagutin. Pero lamang madaling araw, ha? Patulugin nyo naman siya kasi sabi nga ni Sheila Arboes, Mr. Moon, nakakakain ka pa ba?
sanay dyan na. Sa mga sugat na ginagawa mo raw, nakakakain ka pa ba? Sanay na. Ayun. Sabi naman ni, ito nanonood din, mukhang tiga-Dubay din si Malapitan Hani. Hello, ayan sila Hani. Makasama ko yan sa house. Sila Des, ayan po. Ayan, oo, that, afternoon pa lang pala sa kanila ngayon, ano? Hapon yes, pa lang hours, dyan sa Dubai. Oo. At tapos si Mila Jordan Andres din, at saka si Felisa Borile. And ito si RG Chell. Nurse Zed, salamat po sa advocacy nyo. Sana wag po kayo magsawang tumulong. God bless inyo, sabi ni RG Chell. Salamat. Oo. Kasi yung gustong sana matuto kahit daw sana yung mga underboard nga ay maturoan mo rin. Kung paano... Isingit natin yan kung paano gagawin. Oo. Kasi kailangan workshop yan eh. Hindi pwedeng webinar eh. Yes, oo. So, paano ang gagawin nila para makipag-ugnayan sa'yo? Saan ka makikita? Sa social media? Ayan, hanapin nyo lamang po ako sa social media kung nais nyo po na mag-libreng konsulta. Mr. Wunzed, i-add nyo po ako sa Facebook. And then, yung... meron po tayong clinic under po ni Dr. Reynaldo Salinel. Pwede po kayong tumawag sa 09-42-471-4353 para po doon sa atin pong clinical services sa Clinica Balbidos. Sa may opposite po yan ng OWA Center sa Pasay. Mm-hmm. Ayun. Okay. So, tapos, lalo na yung mga hinatulan ng puputulan. Tingnan natin kung kaya kung masisave pa. Oo. Ayan, tapos may mga itinuturo ka rin, may mga videos ka dito sa inyong Mr. Wound page. Oo. Depende doon sa kung anong sugat po ang gusto niyo ipakonsulta. Ayan, i-discuss naman po yan ni Nurse Ed. May ito ka rin, diba? Oo. Oo, ayan. Sinishare natin yung story, kung ano yung struggle, ano yung nurse. Kasi marami nang nanonood sa atin ng mga nurses. Tapos may nag-reach out sa atin ng mga doktor na naghihingi ng opinion pag may mga pasyente sila. So natutuwa tayo kahit paano nakakatulong tayo sa kanila. Oo. At saka isa sa mga nakatulong nga pala kay Mama, yung langgas mo. Maraming salamat. Welcome. Oo. Yan. No? Pwede din nila na matanong sa iyo yan, ha? Yung langgas. Opo. Message yung lang sa sila naman. Oo. Sa iyong page. Anyway, Nurse Zed, ano pa ang iyong maiahabilin sa ating mga kababayan na nanonood, nakikinig ngayon? Siguro, as for closing lang, ang lagi kung sinasabi ni Mr. Wood na inadapt natin kay Dr. Armstrong na isang tanyag po na podiatrist sa Amerika at napakabait, yung tinatawag po nating tissue is time, time is tissue. Huwag muna tayong maghintay na lumala pa po yung ating mga sugat. Kung may napapansin na po kayong amoy, may napapansin na po kayong mainit yung mga paa ninyo kumpara dun sa kabila, at meron ho kayong nararamdamang kakaiba, huwag nyo na hong antayin na magkaroon ng komplikasyon. Dalhin nyo na ho agad sa mga manggagamot. At huwag na ho kayong magintay ng Pasko, bagong taon, or i-enjoy ng sobra yung buhay. Kasi ang hirap hong habulin kapag ka nagkaroon na po ng sugat. Sinuswerte lang tayo somehow dahil nasa-save po natin itong mga napuputulan na to sa clinic. Pero hindi laging araw-araw ay Pasko. So... always remember po na ang hinahabol natin ay oras pagdating sa pag-aalaga ng sugat. Oo. Thank you so much, Nurse Zed. Salamat po ulit. Oo. At binabati ka rin ni Lobaton Des na nanonood din mula sa Dubai. Oo. Kasama yan nila, Hani. Hello po. Ayan, oo. Sana pag pumunta kayo rito ng Pilipinas, makabisita rin kayo dito sa aming studio. So, dito ako dito. Oo, di ba? Studio tour! Si Elizabeth de la Cruz din, nanonood. Sabi niya, nice topic. Maraming salamat po. At maraming nagpapasalamat sa iyo, Nurse Zed, sa ibinigay mong mga payo at wisdom ngayong araw na ito na pwede nyo rin makita dun sa kanyang Facebook page, Mr. Wood. Thank you so much! Maraming salamat! Thank you so much. Pasensya na yung sabi nila para daw akong kaluluwa. Sobrang puti. Hindi ko akalain na hindi pala magmamatch doon sa background dito ng aking damit. Thank you so much again, Nurse Zed. Zed Cantuba. Mr. Wound sa Balbidos Clinic. Diyan sa may Pasay City, makikita nyo po siya. Or magpa-book na lang po kayo doon sa kanyang Facebook page,
Mr. Woon. Maraming salamat din sa lahat ng ating mga kasamahan sa DWIZ. Binigyan niyo ba mga names? Okay, ang mga kasama po natin sa DWIZ, manghula na lang ako, sina Jeric June at saka si Fred De La Mala, sa ating social media, si Jai Angelo, tapos sa ating CA, nandiyan ba si, si Micah at saka si Isha? Si Rashid at saka si Mara, maraming salamat sa inyo. And of course, belated happy birthday nga pala sa aking kaibigan Cat Gonzal. Happy birthday to you. Salamat muli, Nurse Zed Cantuba. Hanggang sa susunod po. Dito po sa Radyo Klinika, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi, Tuesday to Friday lang tayo. Sa Sunday po, kalusugang kakabilib sa DWIZ, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 po ng tanghali. Ako po si Maru Pahati Sarna. Susunod na si Miss Ruth Abaw at ang kanyang buong team. Bye! Tapos na po muna pansamantala ang programang Radyo Klinika sa DWIZ na naihatid bilang serbisyong publiko. Hanggang sa susunod, tayo po muling magkarinigan sa programang Radyo Klinika sa DWIZ.